Hello, my name is Kelvin Clint Quinto. Welcome to my channel. At sa video na ito ay ituturo ko sa iyo kung paano i-verify yung ownership ng domain name mo. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. Welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click na ang subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko kagaya nito. At ngayon nga sa video na ito ay tuturo ko sa iyo kung paano i-verify yung ownership ng domain mo. Okay, so para patunay na ikaw talaga yung nagmamay-ari ng domain name na yan. So bakit mo ba kailangan gawin yon? Kailangan mo i-verify yung ownership, okay, para magkaroon ka ng access, okay, sa search data ng website mo, okay, para makita mo. At the same time, nakaka-apekto din ito sa SEO or search engine optimization ng website mo. Kung hindi mo pa alam kung ano ang SEO, meron akong ibang tutorial na ginawa. Andiyan lang yung link sa ilalim ng video na to. Okay, or andito sa ibabaw. Click mo lang yan. So, ang una-una mong gagawin is search mo lang yung Google Search Console. Ayan. Then, eto, click mo to. Yung pangalawa, search.google.com. Ayan. So, eto na yung lumabas kasi nakalogin na ako. Okay, nakalogin na ako sa Gmail account ko. So, kung sa'yo dyan, kung hindi pa, baka kailangan mo pang mag-sign in. Okay, then kapag napunta ka na sa ganitong page, ay piliin mo tong URL prefix. Okay, so dito mo ilalagay yung website address mo. Halimbawa, yung isang website ko, phsuppliers.com. Ayan, so ilagay mo lahat yan, kumpleto, okay? Kasama yung HTTPS. Kung secure yung website mo, kung hindi naman, HTTP. Then, click mo tong continue. Ayan, so may lalabas na ganito. Okay, so i-download mo lang tong file at i-upload mo dun sa cPanel ng hosting mo. Okay, so download natin to. Hindi mo napapalitan tong pangalan, okay? Save mo lang. Ayan. So, siya nga pala, meron pang ibang verification method dito. Okay, na pwede mong gawin. Pero ito yung pinakamadali sa lahat. Okay, so pwede mo rin try yan kung gusto mo. Pero sa tutorial na to, ito yung ituturo ko. Ito yung pinakamadali. Next step, kapag na-download na, login lang tayo sa hosting provider. Ayan. So, ito yung ginagamit ko na hosting, which is yung A2 hosting. So, login lang tayo. Ayan. So, kung hindi ka pa familiar sa hosting, okay, panoorin yung mga iba kong videos pa. Andyan lang yung link sa ilalim din ng video na to sa description. Tingnan mo lang dyan yung mga iba ko pang tutorials. Okay? So, next, pupunta na tayo sa cPanel. Ayan. So, kapag andito ka na sa loob ng cPanel mo, punta ka lang sa File Manager. Then, piliin mo kung anong domain yung i-verify mo. So, in this case, ito yung pinaka-domain na gagamitin ko na i-verify ko. So, hanapin ko lang dito yung public HTML. Okay? So, ito siya. Ayan. Kiklik ko lang yan. At siya nga pala, kahit na anong hosting gamit mo, pare-pareho lang halos ng itsura yung cPanel niyan. Okay? So, kapag andito ka na sa loob, so, ito yung laman. Okay? Ito yung laman ng website na to. Ito yung pinaka-content niya. Papakita ko lang ha, ito yon. PH, ayan. So, ito yung website na yan. Yung i-verify ko. Ayan, ito siya. So, ito yung lahat ng laman niyan. Andito, dito makikita. So, kapag may binuro ka dyan na isa, ay may, maaring masira na tong website na to. Okay, so, yung next step is dito natin i-upload yung ini-download natin kanina from Search Console. Okay? Eto. So, eto yon, ayan, sa baba. So, gagawin lang natin is click tong upload. Then, select file. At hanapin natin yung dinownload. Eto. Double click lang. Ayan, 100% na. Then, balik tayo sa Search Console. Ayan, click natin tong verify. Ayan, ownership verified. So, okay na. Then, pwede na tayong pumunta sa property. Yan. So, dito na natin makita yung performance ng website natin.
Okay, so halimbawa ito yung isang website ko, papakita ko lang. Ayan, so dito makikita daily, okay, yung performance niya. Ayan, so dito mo rin makikita kung may mga error sa website mo. May mga isasuggest sa'yo si Google na pwede mong gawin. Kasi kapag mayroong mga broken link sa website mo, nakaka-apekto yun sa search engine optimization, okay, or sa ranking ng website mo sa Google search. So hanggang dito na lang yung video na to. I hope na meron kong natutunan. Huwag mo kalimutang i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko kagaya nito. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. See you on my next video. Mm-hmm.